our session. Right. Okay, guys. So let me show you now the slides for our orientation. Ayan. So I can see familiar names na, no? So I can recognize your names na based from the responses you gave in our info sheet. So by the way, guys, so I think naman kilala niyo na ako from our group chat. So I am Michelle Bencalado, and I will be handling one of the subjects in our review. So later, you will also get to know again the teachers in our NMAT review. Now, this live online class orientation's purpose is for you guys to know what to expect for our entire review duration, and of course, what guidelines to follow. Okay, kasi this is kind of different from the physical classes that we had before, no? So most of you, I guess, inabutan nyo na yung online classes. So I think less worry kasi familiar na kayo sa mechanism kung paano nag-work ang online classes. Okay? So if you have any questions, guys, pwede kayong mag-raise hand. Pwede mag-raise hand, or if you want, you can also ask questions at the end of our orientation. So may Q&A portion naman tayo. Alright? So, ayan. Dito na si Sir Lowen. Teka lang, guys. Kagawin ko lang siyang co-host ng ating orientation for today. Wala. So guys, kung meron kayo dyang pens, meron kayong notebooks, pwede mag-jot down kayo class ng notes para guided kayo all throughout our review. And then, those of their manuals already, di ba, nag-ask na ako sa GC kanina, no? So, yung mga outside NCR and outside Region 4, kayo ay meron ng manual. So, buti na lang class nung time na yun, no, okay pa ako nung Monday. Actually, hindi na masyado. Pero I managed to print most manuals. However, hindi ko napadala lahat kasi I was already not feeling well. And then, I also printed the remaining Chem and Chemtech manuals. So, kaya ayun. Kaya medyo hindi ko natapos ang binding and shipping ng manual. So, eto na class. So, Sir Lowen, I think you're there na, no? So, Sir Lowen already the co-host. And then, guys, eto na. So, welcome, guys, to our NMAT review here in Quantum Review Center. So, just to give you a brief history of the review center. So, NMAT is actually one of the programs together with the Chem Review that we offered in 2017, the year QRC was born. So, kaya class yung section ninyo 2A. Alright, so 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, etc. Yun yung coding ng section for the Chem Review. So I myself, no, BS Chem graduate ako. So BS Chem graduates are required to take the Chemist Licensure exam. So after passing the Chemist Licensure exam, we'll be placing RCH after our name. So ibig sabihin ng class, registered chemist. So baka may mga friends kayo na Chem ang degree program. So tuwing October, guys, ang schedule ng Chemist Licensure exam. And then NMAT naman, before, no, NMAT is only twice a year, and then online na ngayon ng NMAT. So NMAT na has multiple schedules. I think mamaya Sir Lowen baka meron siyang i-share sa inyo about the schedule, mga tips kung ano yung kung kailan kayo pwedeng mag kung kailan very suitable mag-take ng NMAT or kung meron kayong preferred schedule. And then guys, so ang section natin 2A, remember? And then yung iba namin program, so ChemEng program, this was born in 2018. Nag-start kami dito noong 2018, so siya yung pang third na program. So ang mga sections namin sa ChemEng 3A, 3B, 3C, etc. And then ang FYI guys, magkasing haba lang yung duration ng NMAT at saka ng Chemtech review namin. So in physical class, pareho sila na 10 days, no, pinakamaikli ang duration, 10 whole days. Okay, however, since nasa online format tayo, nagkakaroon ng slight differences sa number of days. But the number of hours, we would like to retain, okay, or at least consistent yung number of hours ng combined lecture and practice test discussion. So eto guys, ang four review programs na in-offer na Quantum Review Center, and NMAT is one of them. Okay? Now, since some of you already have their review manuals, if you notice guys,
nag-insert ako dyan ng brochure. So that brochure was given to students wherein kasi naglibot kami nationwide sa mga universities as far as Northern Luzon and then down to Mindanao. So no joke yun, ha. Inikot namin ni Ma'am Lara, Sir Lowen, ang mga schools from Luzon to Visayas to Mindanao, and then we gave them the brochures containing all the information they need to know about us, the Review Center, and about the previous students, okay, and their achievements. So as you can see here, nandito class yung list ng mga nag-top recently sa board exams. They are now registered chemists, registered chemical technicians, registered chemical engineers. So 2019 was, I think, the year of QRC, no? Kasi we dominated both the Chem and Chemtech top-notchers list. Also, nadagdagan lalo ang NMAT achievers. Alam niyo naman klase NMAT, ang goal ng mga takers, di ba? I think most of you know about this or all of you know about this, na mataas dapat yung percentile rank. Kasi nakadepende dito, no? Since bawat school, bawat med school may minemaintain or may required na range ng percentile rank. And we're proud to say that most of our reviewees got their target, kung naman yung tinatarget nila na percentile rank. And some of them even surpassed yung expectations namin. I think, no, expectations nila kasi 99 and 99 plus yung mga matataas, pinakamataas na pwedeng makuha sa NMAT. Okay? And we hope, guys, na ganun din. After the review, when you take your NMAT, you will also achieve, okay, whatever ranking yung gusto nyo ma-achieve. And of course, the med school you would like to be admitted to. Okay? So eto, guys, complete list ng mga registered chemists na ng mga reviewers na galing sa QRC and of course our top-notchers, okay? There's also a possibility na baka may kakilala kayo sa kanila, no? Since some of you are from UP Los Baños, so baka kilala niyo sila Melvin, sila Jerry, sila Andrew. Oh, ayan, guys. So ito yung mga names, no, ng mga students namin before na chemists na ngayon at yung iba ay top-notchers. So ito naman yung para sa Chem-Eng, o baka meron din kayong kakilala dito. Baka meron kayong schoolmate friend or Facebook friend, okay, sa list ng mga registered chemical engineers and top-notchers. And ito, medyo marami to, guys, kasi maraming nagtitake ng chemical technician board exam. Okay? So if you're wondering bakit nagtitake ng board exam ang Chem at Chemtech, it's because of the chemistry law. So in order for us to practice our profession, we have to pass the board exams and of course, no, have the license. Okay, so required na siya class ng mga manufacturing companies and other related companies nationwide. All right, and of course, ito ang goal talaga na mapakita namin sa inyo, our NMAT achievers. Okay, so we have here our previous students who got 99 plus and 99 percentile ranking. So maybe some of them, baka org mates ninyo, sis nyo, di ba? Or sis and broads ninyo sa orgs ninyo, o baka classmates nyo sa GE or what. Okay, so ayan. So mga names na pwede ninyong, pwede ma-inspire kayo in case na gusto nyo din class magkaroon ng ranking na ganito kataas. And for most of our students, ayan, so those who got rankings 90 and above, here are their names. So what I have noticed na, guys, based from my experience, the students who are also participating well in classes, what do I mean by that? Kasi class sa physical setup, we can see them, di ba? Nakita namin yung response nila. They recite, they ask, and then we see the practice test course after the practice test. Nakita agad namin kasi before, we have practice test booklets. We're in, para siyang Cattleya filler, guys, parang blue book, okay, wherein the students can answer, will answer the practice test there, and then we also get the grade, no? We also get to grade them. So we see the feedback right away. So those students who keep on performing well during classes, no? And then performing well also during practice tests, since ang practice test ay every session or every meeting, nakikita namin na nag-i-improve sila, so they are making progress. Thus, when they take the actual NMAT, there's no, it's no wonder, no, na mataas yung scores nila.
So, ganun yan, guys. Nagpa-follow yun. So, yung mga small success ninyo, yung mga small successes ninyo na naiipon, nagpo-progress yun. At nagkakaroon, guys, ng malaking output. Okay? Nagiging maganda yung output kapag nasa actual exams na kayo. So, that's why, ganun yung design ng program. So, we will be telling you about the entire program later on. Kung bakit nag-work siya, not bakit nag-work na siya with our previous classes. Alright? So, here is what to expect in our NMAT manual. So I would like to apologize muna for those who haven't received their manuals yet. Kasi nga guys, Monday hanggang ano pa kahapon, Friday. Okay, Monday to Thursday I was really not feeling well. No joke, sobrang sama guys sa pakiramdam ko. Pero pinilit ko yung sarili ko ng Monday to print the Chemtech, kasi ang dami na may late enrollees ng Chemtech. So, na-print ko muna yun, and then, I started printing NMAT. So, halos lahat kayo, may NMAT manual na. Kaso guys, kung napansin ng mga naka-receive na, no, makapal, nagulat nga ako, sabi ko, Low and Lara, ang kapal na ng NMAT natin, kasi we have revised, no, nag-update kami ng NMAT manual for you guys, for the section this year, and then I myself nagulat ako na ang kapal niya na, kasi it is combined na siya class na review guide, kasi before review guide lang siya. Yung bound dati na review guide, notes lang. So when we say review guide, it's composed of notes only, no? So kalahati lang ng dati. Kalahati lang nung ngayon yung dati. And then now, bound na rin guys yung practice tests. Okay, so each subject or each sub-test in the NMAT may corresponding practice test sa manual natin. Mamba, paano po ba before? Before kasi guys, yung practice test, we give them right before they answer. For example, ngayon, kunwari schedule ko ngayon, no, whole day tayong chem. As a physical setup tayo, physical or face-to-face classes tayo, saka ko pala ibibigay yung practice test 1, for example, after I teach the lessons included in practice test 1. So, ganun guys yung schedule, yung mechanism before. Eh ngayon, since magkakalayo tayo, so, meron taga Pangasinan, may taga Isabela, may taga QC, may taga Bicol. So, impossible na isa-isahin pa natin yung distribution ng PTs or ng practice test. So, what we did across all review programs of QRC is that we bound already together with the notes ang practice test. So kaya class, makapal siya. Okay, so kaya nung Monday, napagod ako kaka-bind no, nung lahat ng Chemtech manuals. Tapos yung NMAT, inuna ko talaga yung mga taga-malalayo kasi it will take a few days pa bago makarating sa kanila. Okay, and for those of you naman guys, malalapit na lang yung iba sa inyo eh. Maraming taga Laguna, Batangas, Cavite, taga NCR. Ibig sabihin nun guys, marireceive yun yung manuals nyo early next week. Okay, ibig sabihin yan, marireceive nyo sila from Monday to Wednesday given na walang problem na matuntun ng rider, ng courier yung addresses ninyo. Okay, so ayun guys ang kwento ng review manual natin. So now, we call our books review manuals kasi combined na ng review guide yung notes at saka ng practice tests. Ma'am, sino pong gumawa ng mga notes? Teachers din, guys. So, all teachers have contributed dun sa notes natin. So, we have notes for quantitative. So, this is our math part. So, this is from Sir Lowen and Ma'am Lara. Then, we have biology. This is contributed by Dr. Crystal Camille Caritas. She's our former bio teacher. However, she's taking her residency in Batangas Hospital. Kaya class, medyo busy na si ma'am. And si Doc pala. And then our new teacher, Ma'am Jirly. So si Ma'am Jirly nag-contribute din sa bio notes. Physics is from Sir Lowen. Socio and Anthro, collaboration namin ni Ma'am Sheila. And then psych, collaboration namin ni Ma'am Sheila and Doc Camille. Chemistry, collaboration with myself. So ako gumawa ng chemistry notes. And then class, yung practice test, ayun. Okay, maraming teachers din ang gumawa ng practice test. Both previous and current QRC and math teachers. Okay, so we have a new team right now na ikukwento mamaya ni Sir Lowen ang composition ng NMAT team. Okay? So, I think excited yung iba, no, na makareceive na ng NMAT manuals. Don't worry, guys. Pag nareceive nyo na yan, magiging masaya na kayo, makakapag-review na kayo. Okay? So, ano lang. Sorry, guys, kung na-delay ng 1 week, ha. It was really unexpected
Okay, so marireceive nyo rin yan next week. So starting next week, lahat kayo may manuals na makakapag-answer ng practice test. Yung practice test guys, may schedule yan ha. Baka ma-exact yung iba sagot ng lahat in one day. Okay, so follow the schedule kapag mag-answer ng practice test. Pero yung pagbabasa ng review guide, no problem. Pwede kayong magbasa anytime ng notes sa review guide natin. Ma'am, pwede ba sulatan ng review guide? Yes. Okay, so since it's all yours already, okay, may guidelines ng tayo class na no reproduction of our material. So that's all yours. Nakalagay dyan ang name ninyo. May watermark ka ng name, not only on the cover, but on every page of our review manual. Alright? So, ayan guys ang composition ng review manual natin. And as we have said before, nung nag-i-inquire pa lang kayo, our review manuals contain all the necessary information. Meron pang additional topics dito. May mga nagtatanong, ma'am, yung nasa review manual po ba, yan din po ba lahat ng ituturo sa lectures, sa Crash Course videos? Actually, class, yung mapapanood nyo sa lectures, sa recorded lectures or sa mga Crash Course videos ay mas marami pa. Okay, syempre class, ito, ano to eh, file format, no? Sa lecture, of course, naka-PowerPoint yung teacher. So there could be more images, okay, or more diagrams, or whatever, that you also have to take note. So kung meron kayong nakitang info na wala dun sa manual natin, you can always jot down notes. So mag-notes kayo class during watching pag kayo ay nanonood ng Crash Course videos. Alright? So as you can see, visually appealing ang notes natin. This is printed, no? This is laser printed, and then this is bound. Okay, bound yan all together with your notes and your practice test. So we hope that using this hard copy of your manual, makakatulong guys na maalala ninyo yung mga past lessons. Diba? Most of the lessons naman sa NMAT, mga lessons natin before sa mga subjects natin. Okay, starting with our first year college hanggang third year, fourth year. May mga general, some of them are general knowledge eh. Okay, so nare-review natin yung mga past lessons ninyo. Okay, and of course, as we go along, may mga tips ang mga teachers sa inyo how to navigate the lessons and how to make them easier. Okay, so I hope guys na malaking tulong yung review manual. So the review manual is one important component of our review. Okay, sa lahat ng review programs namin kasi ito yung isa sa mga quote-unquote na old school, di ba, na factor na forever nakakatulong, forever important. Okay, it's essential, very, very essential. Okay, hindi naluluma guys ang books, hindi naluluma, hindi nawawala sa trend ang pagbabasa, ang pagkakaroon ng bound book or bound manual. Okay, for you to guide during your review. Alright? And then, ito naman guys, yung sample ng practice test. Although hindi to sa NMAT ha, ito ay page sa manual na Chemtech manual namin. As you can see guys, sa practice test, pag nasa ano yun ha, second portion na ng manual sa bandang dulo, you can see that there's a title. For example, in this slide, for Chemtech, this practice test is entitled Laboratory Technique Safety and Precautions Practice Test 1. So may label yan. Kunwari, quantitative practice test 1, practice test 2, and so on. 15 items for 25 minutes. Ma-Mitch, bakit po merong number of items tsaka number of minutes? Kasi class, lahat ng exams, okay, na tinitake natin, if you remember, they are all time pressure, di ba? May limits. Okay, so we have to take note of our time that we spend for each question. So ganun yan, guys. Okay, kumbaga speed is an essential factor. So, if you want to answer the practice test within the time limit prescribed, go. Eh ma'am, paano kung hindi ko na kayang sagutan? Kunwari, naka 30 minutes po ako. It's okay for the first few practice tests. Wala kami class sa bahay ninyo to time, you know. So, kayo ang magta-time ng mga sarili ninyo. But as time goes by, since napakarami naman nating practice tests, for sure, masasanay na kayo na masunod yung prescribed time for each practice test. Okay, so yun yung importance guys na alam ninyo kung gaano kayo kabagal or kabilis. So prescribed time naman namin yan. Okay, so whether or not you follow it,
may effect, konting effect naman, may konting effect lang yan. Okay, so kayo nang bahala, self-assessment na lang yan, if you can follow the time prescribed or not. Basta, ang tandaan natin, sa NMAT may time limit ang bawat subtest. So kailangan guys, ma-follow nyo yun. And in our practice test, napapractice natin yun dapat. Alright? And then, here is our updated schedule. So I just got this from Sir Lowen and he will explain later itong schedule natin. Okay, so Sir Lowen, pa-remind lang ako to flash this slide if you want to give more information or more details for section 2A. So ang naka-highlight class yung mga live classes. For example ngayon, no. So here for our day-to-day, for our schedule today, July 17, so we have a live orientation ngayong umaga, and then later this afternoon you have your first scheduled crash course video, the first scheduled lecture, recorded lecture. Ang subject ninyo ay quantitative 1 and 2, and after watching those videos there are practice tests, dalawang practice tests na nasagutan kayo na isend ni Ma'am Lara mamaya. Okay, so I'm not sure, baka nasend niya na pala sa through our Gurukan. Okay, and then class, take note, I will send this again in our group chat, yung mga days ng crash course videos at saka ng live practice test discussions. So as we have said before, two parts ang review natin. Asynchronous ang ating recorded lectures. You can watch them. Okay, they will be available for a certain period of time. Watch them and then answer the practice test. And then for those naman na naka-blue, naka-highlight, synchronous na live classes. Practice test discussions. Kaya dapat nakapagsagot na kayo ng practice test before these dates. Kasi i-discuss na ni teacher ang mga answers and solutions and hints. Okay, kung paano mabilis na masagutan yung mga questions sa practice test. Alright? So I hope guys we're clear, no? With the first few slides I have shared with you. Alright? So ayan na. So yun yung first part ko guys. Later babalik ulit ako for our guidelines. Now, Sir Lowen will be emphasizing more on how our review proper works. Okay? So Sir Lowen, go na. Hello, hello, hello. So I hope naririnig niyo ako. Okay? All right, good morning everyone. So I'm Sir Lowen Sar and I am one of the teachers sa NMAT review natin. Okay, so I will introduce you to some of our to all pala, sila na pala yun, to all your mentors. Okay, so first of course is Miss Michelle Vincolado, so you met her. She will handle chemistry sa your chemistry subjects, no? Your general chemistry, your organic chemistry, some biochemistry, okay? And me, Sir Lowen, now I will handle subjects such as some part of quantitative, so some part of your math. I will handle your physics. Lahat ng physics nyo, I will teach those. And I will be giving tips sa abstract reasoning, sa inductive reasoning, and sa perceptual acuity. Ayun. So guys, kung hindi pa kayo masyadong familiar, no? So some of you siguro, no, hindi pa masyadong familiar sa mga sa coverage ng NMAT, no? So okay lang 'yon kasi papadaan na natin 'yon lahat sa review. So kung hindi niyo alam yung ibig sabihin or yung topics under perceptual acuity ganyan sa abstract reasoning, makikita niyo 'yon sa review guides niyo, okay? Sa practice tests. All right, so I will be handling those subjects. So next, si Engineer Lara May Lumbres. So she will handle the basic quantitative. So si Ma'am Lara ay teacher yan sa MTOP. Okay, so she is the most qualified for us to teach the quantitative, the basic quantitative parts. Next is Miss Jirlie May Matres. So she will handle the biology subjects, okay? And Miss Sheila Julianda. So if you are if some of you naging teacher siya before, no, she is a former lecturer dati sa University of the Philippines Los Baños, okay? She will handle the social sciences,
So under social sciences, we have sociology, anthropology, and psychology. So she will handle those three topics. And last but not the least, Miss Catherine Santos de Roo. So si Ma'am Siege. So yun yung nickname niya, Ma'am Siege. So she will handle the verbal, okay? The word analogy and the reading comprehension parts of our review. So she's a former instructor sa humanities cluster in the in MCL in Malayan Colleges of Laguna. Okay, so as you can see, the mentors, no? So yung mga mentors natin, of course, yung ituturo nila yung specialization nila. Okay? Okay, next po. All right. So let me just tell you about the physical review nung pwede pa yung physical classes, no? Okay. So for the AM session, ganito yung magiging format ng review. So lecture 1 muna, crash course muna. So for example, quantitative, okay, yung topic for today. Magle-lecture muna si Ma'am Lara ng tungkol sa quantitative. She will give examples, ganyan. She will give some tips bago niya sagutan yung practice test. So practice test 1, ganyan. Okay? So we give this practice test before, no? Nabanggit na rin ni Ma'am kanina. In physical classes, we give the practice test right after the crash course. Okay? Bakit? Kasi kailangan meron mo nang ma-recall sa inyo. Baka mamaya limot niyo na kumuha ng common factor, ganyan. So ipapaalala muna namin sa inyo before you actually answer on your own. Okay? Mahirap naman na test, practice test agad tapos wala pala kayong alam, eh di na-defeat ang purpose. Okay? Well, of course, the practice test is student-centered para ma-practice kayo on your own. It's for you to experience the questions themselves. It's for you to experience na magkamali. Okay lang na magkamali. In this part, okay lang na magkamali kayo kasi ano pa lang siya, practice pa lang siya. So, it will give you that experience. And lastly, the teacher will discuss the answers, the solutions, some tips on how to answer the items in those practice tests. And in the PM session, we will do the same. Okay, so the second lecture 2 practice test, then the discussion of the second practice test doon naman sa PM session. Okay? So bali guys, in one day, you can say to yourself na meron kayong natutunan. Bakit? Kasi merong lecture or crash course. Then you have answered it on your own, student-centered. Then after nun, nalaman niyo yung sagot, solutions, dun sa practice test. So, nung physical classes, we can say na after each day, merong baon agad yung students natin. Okay? Now, bakit ko to sa inyo kwento? So, I said this to you, yung tungkol sa physical review, kasi guys, we adopted this format. Okay? The students, as well as the teachers, no, found this format very useful. Okay? Yun nga, sabi dun sa based on the interviews namin with the students, okay yung format. Okay? Kaya, guys, since okay yung format, what we did is, we adopted most of the format and brought it sa online. Okay? So, kagaya, halos ng physical class, meron muna kayong lectures, ganyan. Then, the practice test will be answered by you on your own. Then, the teacher will discuss the practice test. Yun nga lang, the only difference is, wala tayo physically. Okay? So, tuturuan namin kayo via crash course and via live discussions. Okay? So, next slide po para sa iyan. So, ayun, nung okay pa yung physical classes, this was in Interfield. So, nagbibigay dyan si ma'am ng orientation. Okay? Ng classes na pala. Orientation and classes nung pwede pa yung physical. Okay? So, ito naman yung first class namin nung 2017. So, they are answering practice test. So, nabanggit na rin ni ma'am kanina that your practice tests are timed, okay? Merong prescribed time per number of items. Lalo na guys sa NMAT, sobrang limited ng oras ng pagsasagot. Siguro narinig yun na yun sa seniors nyo, no?
sobrang limited ng oras sa pagsasagot. Ito yung tipo na ano, yung tipo na parang bawal ka nang bawal kang magmuni-muni, bawal kang mag-isip masyado, no? Ito yung type ng exam na pagkabasa mo dapat alam mo na kagad kung paano i-answer or kung paano yung gagawin. Sobrang limited ng oras sa NMAT. Kaya guys, sana ma-practice natin sa review ang speed. Lalo na sa math, most of you, no, most of our previous students, no. Ayun, kinakabahan sa math. Pero don't worry, may mga tips na ibibigay sa atin, no, para mapabilis ang pag-answer ng mga problems sa math as well as the other subjects. Okay? So yun lang, heads up na lang for those na hindi alam, no, ang NMAT ay sobrang time restricted. Okay? So sana ma-practice natin ang speed sa review. Okay? So, yan. Here are some snapshots ng mga teachers and their lectures. Okay? So, ito hindi niyo kilala tong hindi niyo mamimit yung iba dito kasi ito ay sa Chem-Eng review. Pero some of these, si Ma'am Lara, si Ma'am Mitch, ako, ayun, teacher sa NMAT. Okay? All right. So again, we adopted the effective strategy from physical. Dinala lang namin siya to online. So therefore, the online review format consists of recorded lectures. So we call the recorded lectures as crash course as well. Okay, so crash courses and live practice test discussions. Okay, so we made the recordings live. We made the recordings not live, okay? Kasi guys, alam naman natin the internet connection in the Philippines, no, sometimes ay hindi laging stable. Okay? So these recorded lectures will be accessible for 6 to 7 days. Okay? It will be accessible for 6 to 7 days. Medyo matagal. Okay, kasi medyo matagal kasi yun nga, because of the internet connections, para marami kayong time then to study the crash courses, the pre-recorded lectures. Okay? Now, you might ask, sir, bakit hindi na lang sa whole duration ng review available yung crash course video? Okay? Now guys, if we do that, okay, kung gagawin natin 'yun guys, no. Baka mag-procrastinate tayo. Okay? Alam naman natin 'yan, 'di ba? I mean, wag na tayo mag-deny, some of us, no. Some of us kapag available ng matagal ang videos or ang lectures, no, our tendency, most of us, no, ay i-procrastinate. Sasabihin natin, ay next week na lang para ano, next week na lang para tuloy-tuloy ganyan. No. No. So we made it na limited pa din somehow para yun nga medyo maano tayo, medyo ma-pressure tayo na limited siya. Well guys, isipin niyo na lang ang advantage nito kasi sa physical class isang beses lang mangyayari, hindi na yun uulitin ng teacher sa physical kung physical ito, 'di ba? Pero the advantage of having the recorded is that kung meron kayong point na hindi naintindihan, no, gusto nyong balikan, pwede nyo siyang balikan within the week. Okay? So, ayun. Our recorded lectures will be accessible 6 to 7 days or at most 1 week, no, para mabalik-balikan nyo. Okay? Para kung may problema man sa internet, no, hindi natin gagawing live, baka kasi magka-problema sa internet, okay, hindi nyo ma-miss nyo yung buong lecture, no, ginawa na lang namin na pre-recorded asynchronous lectures. Okay? Now, the second one, yung discussion, yung practice test discussions, okay? Ito naman yung live. Bakit namin ginawang live ang PT discussion? So, your PT discussion will be live because we want interaction with you. Okay? Para right there and then, kung meron kayong question, kung meron kayong gustong i-clarify tungkol sa practice test, kung paano siya sagutan, kung meron bang ibang solution, ganyan, kung tama ba yung ginawa nyo, okay, kung tama ba yung ginawa nyo na hindi tugma doon sa ginawa ng teacher,
maka-clarify natin kaagad-agad. Okay? So, sa live PT discussions, we want interaction. Okay? But, in case na talagang hindi pwede kayo dun sa day, for example, nagkaroon kayo ng sakit, hopefully wala, hopefully wag, pero just in case na merong sudden hospitalization, siguro merong sudden power interruption dun sa ano nyo, sa area nyo, no? Nagbibigay naman kami ng makeup classes, okay? We give makeup classes para dun sa merong valid excuses dun sa live practice test discussions. Pero again, we highly encourage, no? We highly encourage you to attend the live PT discussions. Okay? Para din sa inyo yun. Okay? Para meron kayong interaction with us, with the teacher. Alright? So, yun yung glimpse ng online review format natin na somehow inadapt namin yung ibang parts dun sa from the physical. Okay? So, don't worry, you will get a hang of it kapag nag-start na tayo. Kapag nag-start na tayo, which is mamaya na pala, mag-start na kayo later. Okay, thank you, Sir yes, Lowen. So, ito na guys yung last slides. No? So, the remaining slides now are the last few slides of our orientation. So, Sir Lowen, talk about the mechanism kung paano nag-work yung entire review, entire online review program natin from the recorded lectures or the crash course videos hanggang sa live practice test discussions. Ngayon, class, para mas maging detailed yung guidelines. Although sinabi na ni Sir Lowe kanina, i-detailed lang natin yung guidelines para alam ninyo, class, kung ano ang gagawin. Kumare, ma'am, absent ba ako or hindi? Okay, kasi sabi nga ni Sir Lowe, sa physical class, once nyo lang. Diba? Once nyo lang makikita yung teacher, hindi naman nauulit, hindi nare-replay. Okay, yung isang buong araw na lecture, isang buong araw na practice test discussion. So, let's stick to our schedule and let's look at how we can be flexible. Okay, how can we adjust, okay, for some concerns or some events na pwedeng mangyari in the weeks to come. Okay, but before that, let me share with you this, guys, no. This is a picture of a study area. Ma'am, required po ba na ganyan kaganda yung study area? Hindi, guys. What we would like to point out is that when you attend an online class, which I think you have already done before, no, sa last few semesters nyo sa university, when you attend an online class, it's kind of different from a physical or a face-to-face class. No, we're in sa school, sa university, meron kayong desk, may armchair kayo, nasa crowd kayo, nasa classroom kayo together with your classmates, and the professor is in front of you. So, may ambience, o diba? May set up. Kumbaga, it's a routine that you follow every day. However, sa online class, you're at home. Okay? And then there are many things that can tempt you na wag mag-review or wag mag-aral, wag mag-focus. So, however, if you have a small spot, kahit small spot lang class, sa house, sa room ninyo, wherein you can place your things there, the things that you need to for your review for your classes. Ibig sabihin noon, baka makapag-focus kayo, baka makapag maka-enlighten kayo, no, sa mga lessons na kailangan ninyong aralin. So we're sharing with you guys the things that we think, no, are essential for our classes, for our review. Syempre, class pens, maglista kayo, mag-notes kayo ng mga bagay na kailangan niyo i-take note. Tandaan niyo, class, ang NMAT, para siyang know-it-all. O diba? Ang daming subjects. Imagine nyo, ha? Kami, isa lang yung subject ituturo namin. Kayo, aaralin nyo lahat yun. So, you have a more difficult job. Diba? Kasi you have to understand, you have to grasp all the lessons each teacher will be giving you. O diba? So, maganda, class, na mag-take down notes. Documentation purposes yan. Na kapag nag-review na kayo, days or nights before the NMAT, ready. O diba, ready kayo sa notes ninyo. And then books. So kung meron kayong mga textbooks na gusto nyong basahin, kahit yung mga outline lang or summary, that's good. And then laptop, if you want to use your laptop for Zoom or doon kayo manonood ng videos, good.
Pwede rin syempre sa mobile phone. And then of course, notebook class, pang notes nga, no? Doon kayo magna-notes. Ma'am, pwede rin ba sa notebook na magsulat ng answer sa practice test? Yes. Okay, since hindi na kami nag-provide ng test booklets kasi hindi naman namin din masusulatan yan ng scores ninyo, better have your own notebook. So pwedeng isang notebook for all, notes na tsaka practice test. So if you want, you can have separate fillers. It's your own style. Okay, whatever works for you, do it. Basta class, mahalaga pa rin yung old school style na pagsusulat ng notes gamit ang notebook, ang papel, at saka ang pen. Walang tatalo doon, class. Kahit na pwede na kayong mag-take down notes digitally, iba pa rin, class. Kasi yung muscle memory natin nasa-strengthen kapag tayo ay nagsusulat, mas naaalala niyo yung equation or yung concept. And then, of course, sir, manual. Maganda, class, na lagi niyong katabi ang manual ninyo if you want to consult something sa review guide or gusto niyo na magsagot na practice test. And of course, ito mahalaga to, have a calendar. Okay, hindi lang yung schedule na meron tayo sa review, no? Yung schedule na meron tayo sa review, yun yung entire review proper. But if you want to set your own pacing, your own review calendar, kung gusto mo unahin itong mga subjects na to, pwede, class, eh. Okay, if you want to spend the month of July, August, September, okay, weeks before ang NMAT, okay, pwede kayong maglaan ng ample time sa bawat subject, sa bawat subtest, kung gusto niyo walang ma-miss out. Kung gusto mong i-perfect ang verbal, if you want to spend 2 weeks reviewing verbal only, go ahead. If you want to spend a week or 2 weeks reviewing quantitative only, inductive reasoning only, perceptual acuity only, go. Okay, so your own review calendar should suit your needs. Okay, what do I mean by needs? Saan ka mahina, saan ka malakas? So if you want to strengthen your quantitative, your physics, your chemistry, yung mga heavy subjects, you set time for them. Okay, maglaan kayo ng enough time for them. And then class, sundin ninyo. Okay, some of you kasi baka enrolled pa, no, for a semester or so in your respective university. So pwede kayo maglaan pa ng time. Okay, outside your other activities para mag-focus sa NMAT. Kasi for sure, may kanya-kanya kayong goal. Okay, kung ano ang gusto niyong pasukin na med school or scores or ranks, percentile rank ang gusto niyong ma-attain sa NMAT ninyo. Okay, so ito, sinasuggest namin. Okay, so kayong bahala, class, na mag-adjust kung paano ba yung nag-work sa inyo since meron na rin kayong first-hand experience sa online classes. Okay, so this is an example of notes, no? Stat ito. Okay, so gusto ko lang i-point out dito, pag kayo ay meron ng NMAT notebook, mag-write ng notes, mag-solve ng mga sample problems. Ma'am, saan po nakikita yung sample problem? Sa lecture video. Okay, sa mga recorded lecture videos, class, doon yung makikita namin, papakita si ma'am or sir na sample problem, sabayan nyo siya na mag-solve. Ang advantage nga, class, ng video, pause play eh. Pwede nyo i-pause. Kasi pag nabanggit na ni ma'am yung problem, o di makikita nyo na yung problem na yung given, pause ninyo, solve on your own, and then minutes after, you can already play it again para makita ninyo paano na-solve ni teacher. Okay, so yun, class, ang yun yung isang advantage ng recorded ng lecture. Huwag mag-alala, camera nyo nasa lecture. Okay, so makikita nyo naman na may consistency eh, kasi same teacher will be teaching in the recorded video and he or she will also be the one explaining to you the answers and solutions in the practice tests. And when you answer the practice tests, class, yung solutions ninyo, i-document nyo rin para madaling balikan. So if you want to check kung saan kayo nagkamali, mali pala yung answer ninyo, you have a proof. O diba, alam mo kung saang point, saang step kayo nagkamali. So write your practice test solutions. This is for your own good. Refer future reference nyo yan. And then kapag nasa live classes na, kunwari tomorrow may live class tayo, check your practice test answers. Okay, so together with the teacher, you can decipher kung saan kayo nagkamali. Okay, remember, class, sa NMAT, may mga shortcuts kayong kailangan malaman. Walang calculator sa NMAT eh. So kailangan pag problem solving, you know what to do. So you listen to the teacher, ano yung suggest sa inyo na shortcut, okay, na clue or hint para mas madali nyong masagutan yung isang problem. Okay, so again, class, suggestion lang namin yan ha. Baka meron na kayong routine, online class routine or whatever, you can also have that. Basta, class,
whatever works for you, you do it. Okay, whatever doesn't work, scrap it or remove it. Okay, so we would like you to have a good routine para maging maganda ang output ninyo sa NMAT. Okay, yun naman ang goal natin. Now, so this is a detailed version of what Sir Lowen said a while ago. So the videos will be accessible on the scheduled day between 7 and 8 a.m. So dito sinasend or in-upload no, ni Ma'am Lara lahat ng videos kasi siya yung naka-assign sa lahat ng sections. So kaya let's give her 7 to 8 a.m. Okay, para sure na matapos talaga niyang i-upload sa site natin lahat ng videos for the day. So later, let's wait for her update kasi meron siyang class kaninang 8 a.m. nag-start. So I'm not sure what time siya matatapos sa chem-eng class niya. So wait natin class yung sa quantitative. Parang nakita ko class sa GC. Check ko lang ha. Parang nag-send si Ma'am Lara sa GC natin kanina ng tungkol sa quantitative. Let me see. Sabi ni Ma'am Lara, na-send niya na yung practice test ng quantitative sa email ninyo. You can start watching the video lessons for quantitative later after the orientation. O meron pala siya sinabi. Take note that there are 4 crash course videos. Nagde-decode pa yung ibang videos. Hopefully, by the time na matapos tayo, ready na. Excuse me. Ready na class yung video. So, ayan pala. So, let's just see later, no? Sa mga accounts ninyo class, kung mapapanood nyo na yung mga quantitative crash course videos. Now, Sir Lowen said that crash course videos will be available for approximately 1 week, 6 to 7 days. Okay, so you're wondering, ma'am, bakit maikli? Hindi siya maikli class. Mahaba actually yan. Kasi, in real life, para hindi real to. What I mean is, in a physical setup, in a face-to-face class, kapag nakaschedule yung quantitative for today, today lang siya mangyayari. Okay, so quantitative practice test 1 and 2 ngayon lang yon. The next day, 3 and 4 na. So wala nang replay. O, diba? Hindi naman nare-replay yung live na class unless nga recorded siya. Okay, so luckily for our online class, since alam naman namin, you have several activities, no? Kaya 1 week siya class. So make sure, see to it that for 6 to 7 days na available, yung quantitative, for example, na videos, panonoorin ninyo. Ma'am, what if meron pong hindi inaasahan na event or situation na nangyari, na-adjust po ba yan? Yes. Okay, so I'll give you one pertinent example, no? In one of our chem-eng sections na nag-start nung June, may mga nagsabi na students na, ma'am, sir, defense week po kasi namin ngayon. So, ano, kumbaga, syempre requirement for graduation yan, guys. So, important yon. So, they politely ask, ma'am, sir, pwede bang ma-extend yung videos kahit po 2 days man lang? And we granted them 1 week. No, diba? Kasi we understood, no? Hindi naman namin kasi class malalaman yung case ninyo or yung worries ninyo if you do not tell us. Okay, so tell us your situation, baka meron kayong similar na situation and then we can extend for everyone. Okay, so para kung same naman kayo or you're on the same boat, same kayo class ng situation. Okay, so itong guideline number 2, although mahaba na yan, this can be adjusted. Flexible tayo. Okay? However, be responsible. Ha, class? Kapag may deadline, be responsible. Next guideline, number 3. Practice tests must be answered after watching the crash course videos. It is highly encouraged that the reviewees answer the problems on a bound notebook for future reference. Well, I told you class earlier. Reviewees must make sure to answer the practice test before the live practice test discussion. So Ma'am Lara will be sending forms kung saan yung class ilalagay yung answers ninyo. Di ba multiple choice na ma'am? So A, B, C, D, and then submit. Ma'am, bakit kailangan pa mag-submit? So that for our part naman guys, makita namin that it did your part. Okay, makita naman namin na nag-submit na sila. Ibig sabihin, they are ready for the live class tomorrow. Ganun class. So kung napansin ninyo sa schedule, mamaya papakita ko ulit, at least a week yung pagitan nung last lecture nakasama dun sa magiging practice test discussion. So para meron kayong ample time to watch the videos and answer the corresponding practice test. So ganun yung class. Okay, sagutan ninyo. So we also have this confidence or assurance na you are doing your part, that you have watched the lecture, you attended the lecture, kumbaga, and you have answered the practice test. So similarly, ganun din sa face-to-face classes.
So we can see right away the students, or di ba, we teach them the lessons, and then after that, we give them the practice tests. Okay, so ganun na class, you follow, you still follow the same rules na meron sa regular classes. Okay, so ito ang ating first three guidelines. I think it's not, they're not that difficult to follow, di ba? Madali lang. And then, guideline number four, live crash course lectures and practice test discussions will start at 8:30 a.m. Be punctual. So since limited lang naman class yung live classes or live practice test discussions natin, I think most of them or all of them will be whole day. Okay, whole days lahat yon from 8:30 a.m. to around 3:30 kasi yun yung regular class hours namin, 8:30 to 3:30. Okay, kasi madami kasi i-discuss. So kung in case naman na half day lang, until before lunch siguro yung time. So the important thing here is be punctual. Okay, maging punctual class sa pag-attend. Gaya ngayon, I think complete tayo. Kung di man tayo complete, those who are absent, they should watch the recording of this orientation. Okay, number five, Zoom recordings of the live practice discussions can be watched by students who will miss those classes. So what, according to Sir Lowing kanina, no, pwede kayo mag-request. So pwede mag-request ng mga Zoom recordings if you were absent dun sa mga days ng live practice test discussion. So every class, sa part naman namin, konti na lang yung live practice test discussions kasi iniipon na namin siya. Kumbaga, para efficient, for example, sa subject ko, no, so there will be 3 days for chem, 1 for the lecture of part 1 and 2, lecture of part 3 and 4, and then isang whole day discussion for all of the practice tests, so 1, 2, 3, and 4. So since isang araw lang yun sa akin, sana present na lahat. O, diba? Parang ganon. So for example, if there are a total of 4 or 5 live classes, konti lang yung class, sana ma-attendan yun na. Okay, so kung kaya naman, attend. Bakit? It's important that you are there, you are here. Parang ganito class na you are here, present sa live classes kasi pwede kayong magtanong. Okay, you can ask questions right away that were in those answers. Pwede nating pag-usapan at pwedeng maging point of discussion pa. Kung nag-gets na class, kumbaga, pwede pa maging source of more information, more knowledge kasi napag-uusapan ng buong class. O, diba? So it's really important to be there, present, participate, okay, during the live practice test discussion. So naka-record siya for the sake of those na hindi maiiwasan. For example, baka may ibang may activities nung araw na yun, hindi inaasahan, or yun nga, nagkasakit or whatever. So kaya lahat naman ng live classes ay recorded. Number 6, access to Zoom recordings will be available for 1 week only. After this period, access to videos will be removed. So I guess class, yung 1 week naman ay mahaba din. Okay, so sa ibang review programs namin, few days nga lang eh. Okay, kasi board exam ang pinag-uusapan namin sa ibang program. So kailangan mas responsible talaga sila. Okay, for your case, in case some of your class ay students pa, yung 1 week na yon dapat papanood nyo na. Okay, so after, don't worry, hindi naman kailangan buong 1 week yung panoorin. If you're contented with one watch, isang panood lang, okay na yon. Okay, so as long as you know your limits. So may limits tayo sa mga availability ng mga classes natin, ng mga recorded classes natin. Okay? So I hope class, all of these guidelines, mapafollow ninyo sa duration ng buong review program natin. Alright? And of course, last but not the least, all materials are intellectual property rights of QRC. Any unauthorized reproduction of the materials, such as but not limited to taking screenshots, granting access to non-QRC students, whether for free or for sale, is punishable by law. Okay, so we would like you guys to take good care of all the materials that we are sharing with you, from the review manual hanggang sa mga recordings. Okay, so you should all be responsible sa lahat ng gagawin natin sa review natin. Okay, so ito class ang section natin, section 2A, weekend schedule for NMAT review. Alright? So ngayon class, ito na ngayon yung time na pwede kayong mag-ask ng questions. O, hindi tayo matatapos ngayong umaga hanggat walang
nagtatanong. Kasi sure kami. Nag-chat nga kayo, we, di ba? Nag-chat nga iba sa inyo pag meron kayong questions. Better class, nandito kayo magtanong. Okay? For review-related and NMAT-related questions, we can answer them. Okay? Right now, kung meron kayong question. So now, class, ibibigay ko na ngayon ng time sa inyo na mag-isip ng questions ninyo. You can either unmute yourself and then speak up, or pwede naman i-type sa chat yung question or yung message ninyo. Okay? Ipapakita ko lang once again yung schedule habang nag-aantay na question sa inyo, guys. Ayan ang schedule, ha? Ayan, may nag-chat. Okay. Sir Lowen, I think you're still there, ha? Sir Lowen, pa-on nga ng video mo. Baka wala ka dyan, eh. Kailangan masagot natin yung questions. Ayan. O, sabi ni Paula Cabigo, good morning po. Will there be a session discussing certain medical schools, their requirements, acceptance rate? Do they have other exam aside from NMAT, etc.? And extra tips on how to pass them? Sir Lowen, go. Hey, good morning. Ayun, so yung tungkol dun sa NMAT scores para makapasok kayo dun sa mga target schools nyo, it's available. Available naman siya sa internet, okay? Though meron din akong copy ng mga top schools and yung mga kailangan nilang NMAT. Okay, kailangan nilang NMAT score. So I can send it to you later yung mga schools na 'yon. Saka yung mga NMAT requirements na 'yon. Okay, yung mga top schools lang. Pero again, available sa internet yung iba. Okay? Requirements, acceptance rate. Ayun, to flatly answer your question, hindi kami nagdi-discuss ng ibang tungkol dun sa other exam aside from NMAT. Okay? Ako personally, I'm not familiar kung meron silang ibang exam kasi ang daming med schools na ang alam ko lang NMAT lang yung requirement. Okay? Pero sige, I will ask someone. Sige, i-chat mo ulit ako, Paula Cabigo. Chat mo ulit ako. I will try to find kung meron ba silang ibang exam aside from NMAT. Okay? Pero yun, of course, we will mainly discuss the NMAT review kasi NMAT review lang naman tayo. Okay? Ayun. Thank you, Paula. Okay, guys. Any other questions pa? By the way, naka-flash yung schedule natin, ha? So in case na nag-wonder kayo, ano ang paghahandaan nyo? So today, quantitative kayo, ha? Math. Sir Lowen, part mo ba yung mamaya? Si kay Ma'am Lara po yan. Kay Lara yung mamaya. Ako po yung quantitative 3. Si Ma'am Lara yung quantitative 1 and 2. Okay. Next question from Hannah Louise Cueto. Hello po. Can you clarify po the first online guideline? Within 7 to 8 a.m. po available pero for 1 week. Ang ibig sabihin nung kanina, 7 to 8 a.m. yung pag-upload or pag-send nung recorded nung crash course video, hindi ibig sabihin 7 to 8 a.m. lang siya available. Okay? Balikan natin yung slide na yun kanina, ha? For Miss Hannah Cueto. Mukhang narito siya. Asynchronous, ha? Ulitin natin, ha? Asynchronous yung videos natin, yung recorded crash course videos natin. Okay? Magpasa ko. Crash course lecture videos will be accessible kasi nga nakalagay nga pala no kay Ma'am Lara galing to statement na to eh. Dapat nga pala nakalagay dito will be accessible starting from 7 or 8 a.m. Okay, yun just to clarify, Miss Hannah and the rest of the people here in our section, 7 to 8 a.m. ang simula. Okay, yung simula ng pagiging accessible ng video. So, kunwari, yung kay Ma'am Lara ngayon, except yung today ha, kasi nag-start tayo na 8:30. So, hindi pa kayo nakapanood ng video na naka-upload for quantitative 1 and 2. Ibig sabihin nito guys, for the rest of the days ng review natin, you will expect that the videos will be available starting from 7 or between sa time na yon ay mapapa
magiging available na. Start na siya magiging available. Gets siya ba, guys? Okay, 7 and 8 a.m. Kasi ang dami naming section. So lahat kasi ipopost, i-upload, isi-send ni Ma'am Lara yan within 1 hour only. So siya yung mag-send sa Chem-Eng, section namin dalawa. Sa Chemtech may dalawa din, sa Chem dalawa din, tapos Enma tayo yon, o, diba? So she's the one sending all of the videos or uploading all the videos na naka-schedule. So abangan niyo siya, class. Usually nagme-message naman siya sa GC pag okay na. Pag may question kayo, you can directly chat Ma'am Lara. Okay? So sorry ko medyo confusing yung number one. Ibig sabihin lang yan, start na accessible siya sa umaga. So all throughout the day, available siya for 6 to 7 days na yon, or approximately 1 week. Okay? Next question from Sheldon. Pwede po ba mag-chat sa mga prof po if may questions sa Crash Course Vids? Of course. Okay? Actually, parang, okay, hindi pa ata na-add namin ni Sir Lowen at Ma'am Lara yung ibang teachers, no? So ang nandun pa lang ay kaming tatlo. Okay? So para makita ninyo yung Facebook names nila, we will be adding them also sa GC natin. Okay? Yes. So feel free to send messages sa prof ninyo, no? Plus, sana ha-request namin during regular hours. Okay? Kasi hindi namin nababasa yan kapag tulog na kami. Okay? So during regular hours, we can answer your questions right away if we're not busy. Kung wala kaming ibang classes din or ibang work din. Okay? So feel free. Pwedeng-pwede. Okay, kung meron kayong questions, especially kung nahirapan kayo kunwari sa physics, sa chem, sa bio, pwede magtanong right away. Okay? I think kasi baka meron kayong mga gusto i-strengthen na subject areas. All right? So we already have answered the question of Paula, Hannah, and Sheldon. Mayroon ba ibang question, guys? Sige, send lang kayo. Para may nag-raise hand kanina. Oh, sino kayo? Althea po, Althea. Althea, may question ka? Yes po, good morning po. To clarify lang po itong schedule, kunyari for tomorrow, July 18, ang ipopost po na videos bukas ay biology and physics, tama po ba? Yes, yes. Tapos po dapat on July 18, dapat po ba ma-answeran na namin or masagutan na po namin yung biology and physics, or pwedeng Monday, ganun po. Ah, okay. Ayun, it's up to you. Within the week, pwede nyo siyang panoorin and sagutan yung PT. Ayun. Though, ayun pala, hindi ko alam, sure ko nabanggit ni Ma'am kanina, pero yung practice, yung answers niyo sa practice test ay i-submit. Tama po ba? Sabi ko kanina. Ayun, i-submit. So for example, halimbawa, meron kayong practice test meron kayong practice test discussion, as you can see here, July 31, no? Quantitative 1, 2, biology 1, 2, 3. You can still submit your PTs before July 30. Hanggang July 30, pwede nyo pa rin isubmit yung PTs ng quantitative 1, 2, biology 1, 2, 3. Pero pwede rin na within the day, kayo bahala. Halimbawa, napanood nyo na, tapos ganadong-ganado kayo mag-answer. Pwedeng isubmit nyo na din yung biology 1 at physics 1 and 2 tomorrow. Nasa inyo yun, no? Pero, repeat ko lang ha, yung PT, pwede nyo siyang isubmit hanggang July 30. Pero yung lecture videos ay accessible lang within a week. So, itong July 18 na to, July 18 class na to, hanggang July 25 lang siya pwedeng ma-access. Okay? So, Althea, did I answer the question? Yes po. Thank you po. Okay. So, to add, guys, or to emphasize yung sinasabi ni Sir Lowen, we have limits. Okay? Actually, 1 week, guys, sa inyo, maluwag na yan. Yung limits na binibigay namin para hindi kayo magkaroon ng chance o hindi nyo maisip na mag-procrastinate or mag-delay. Kunwari, tinatamad pa ako, bukas na lang. Hanggang sa naubos yung bukas ninyo. Naubos yung 1 week, o, diba? So we would like you to maintain a good routine, a good schedule wherein every week may natatapos kayo. Nagpo-progress kayo after manood. Kasi weekly naman class yung schedule natin, diba? So since weekend schedule naman tayo, let's see to it that every week may natutunan tayo, may natatapos tayong isubmit.
Okay, so submit your answers if you are already finished with the practice test. So, bahala kayo mag-compartmentalize ng time na schedule niyo as long as aware kayo class na hindi kayo malilate, hindi kayo madedelay. Okay, so yun na yung example na binigay natin, binigay Sir Lowen kanina. So, quantitative and bio, sila yung unang practice test discussion natin, end of July. Okay, however, it will be important na natapos nyo ng sagot, natapos nyo munang panoorin yung video, nakapagsagot na kayo, and then yung submission ng answer sa form, pwede namang madelay yun eh, as long as makapagsubmit kayo before the schedule of the live classes. O, diba? So I think that's relatively easy to follow. Kasi hindi naman within the day. O, diba? No problem. Ang gusto ko within the day, tapos na ako. O, no problem with that. However, yung iba kasi, baka hindi kaya yun. So kaya meron tayong palugit na 1 week. Okay, next question from Maria Victoria. Hello po, may live practice test discussion po ba for physics? Meron, di ba? Sir Lowen? Oo, meron. Pero ano nangyari? Bakit hindi siya? Check ko sa sinend ko sa akin, ha? Check ko lang. Okay po. Pa-check din, Sir Lowen, sa AC. Okay, pa-check ko po sa file ko. Tinan ko lang, ha? Meron. Asan yun? Ayun, August. Ano to? August 8. Hindi ko nalagyan. Oh, wait lang class ha. Dahil dyan, i-edit ko na. August 8, verbal. Tama ba, Sir Lowen? So, psychology, August 8 ay psychology at saka physics. So, nadoble yung ano ko. Hindi ko na-erase yung dati. So, sa August 8 ay psychology and physics. Lahat na ba yun, sir, ng physics? 1, 2, 3, 4. Okay, ayun. Bale, live na po siya, ma'am. Alive na rin yung psychology? Ay, wait, ma'am. Wait lang po. Sorry, guys, for the typo. Hindi ko napansin. August 8 pa naman to. So, mabibigyan pa natin sila ng update. Ayan. Sana si, ano, si Maria Victoria. Ayan. Fairness kay Maria Victoria, nakita niya na. Oo, nakita niya yon. Na-check niya kaagad. Uy, walang physics. Diba? Halatang natatakot sa physics. Chinek niya yung mga, chinek niya agad yung subject na medyo madali. Joke. Medyo mahirap. Diba? So, ayan, Miss Victoria, thank you for the wonderful observation. So ayan, so August, magkakasunod pala class, August 8, 15, 21, 22. So yan ang mga live classes natin. So medyo nasa dulo naman sila. Feeling nyo lang hindi heavy yung iba dyan. Okay, madaming mga kakaibang questions sa NMAT. O teka. Ayun. Thank you, Victoria. Feeling ko meron pa rin nawawala. Nawala po, ma'am, yung ano eh, yung psychology crash course naman. Ano, wait, ano ko lang. Don't worry, i-send namin to sa ano, sa group chat. Yung ano, yung final na schedule. Oh, nawala yung 14, na-erase ko yung 14. Ang legal. Ayun, kaya opo, kaya pala. Oo. May August 14. Oh, sige, okay, guys, don't worry. Lahat yan, merong PT discussion, of course. Lahat yan meron, ha? O lahat ng, baka may questions pa sila. Ilalagay ko yung ano, August 14. Sige, guys, kung may questions kayo, go lang. So, para si Althea, nag-raise hand. O go, Althea. Di lang po na low. Ah, okay. Ayan, guys, sa NMAT ngayon, alam naman natin, of course, online yung format, no? Bibigyan kayo ng guidelines kung kung paano mag-take ng exam, kung ano yung mga dapat gawin, nasa ano yun, nasa website nila ng CEM ng NMAT, ha? So, or pwede kayong magpakwento sa ano niyo sa mga magpakwento sa mga seniors nyo kung paano yung setup, no? Pero yun nga, ang kwento sa amin nung mga
nakapag-online na NMAT, ano siya, mas challenging siya kasi una, nakaharap kayo sa computer, mas masakit sa mata mag-exam, di ba? Kapag nakaharap kayo sa computer. And strict ang NMAT, sa online format. Kasi mas, of course, mas prone siya sa cheating. So, magkakaroon kayo ng room tour, ganyan, ipapa-room tour kayo ng proctor para makita kung merong mode para mandaya kayo, ganyan, no? So, dapat yung table nyo ay clear, ganyan. Yung solution nyo dapat nasa whiteboard, ganon. So, may mga ganon specifications na mababasa nyo sa guidelines upon enrollment, upon registration dun sa exam. Okay? So, again, the format will be not as easy as it sounds, no? So, may mga extra steps tayong kailangan gawin. And again, mababasa nyo yun kapag nakapag-register na kayo dun sa, ano, sa NMAT. Okay, how about the others? Guys, kung may questions pa, go lang. It's good na naka-clarify natin yung mga, ano natin, mga concerns natin right here. Go? Okay, yes. Ulit. Ano lang po, ask ko lang po sana about sa NMAT, yung binago po ba yung number of items, yeah, pati yung minutes ngayong online setup, or ganun pa rin po tulad nung pen? Based dun sa na-interview namin, no, ang number of items ay pinalitan. Binawasan nilang number of items. I'm not sure sa oras, pero I think whole day pa din siya. No, hindi ko lang alam do sa allotment ng bawat subject, pero ang sure ko ay binawasan yung number of items. Okay. Dati kasi halimbawa yung sa quantitative 40 items, 50 minutes niyo lang sasagutan, mga ganun. Ayun. So sure ako na nabawasan yung items, pero hindi ko sure kung nabago yung time allotment. Okay, I will ask pwede mo akong i-chat after para ma-follow up yung question. Sige, Althea. May questions pa, guys, para masagot na agad kung meron kayong mga concerns pa, review related and NMAT related. Kasi maya-maya quantitative na yung sasagutan. Eh, panonoodin ninyo. Okay, so you would watch first the videos for quantitative, and then merong three, tama ba sir? Three practice tests ba yung quantitative? So ayun. For ngayong hapon, ngayong... Dalawa lang. For today po, dalawa lang po. Ayun. So guys, kung free naman kayo for the whole day ngayon, after watching the videos, pwede nyo ulit-ulitin, pause play, and then answer. Answer the practice test. Quantitative practice test 1 and 2. So na-send naman na ni Ma'am Lara sa inyo yung PDF file ng questionnaire. By the way, upon receiving your manuals, we suggest to students na huwag sulatan yung area ng practice test. Okay? Para kapag nag-re-answer kayo, gusto nyo ulit answer and sagutan lahat ulit, okay? So just to review, no, just to practice or whatever, hindi kayo maka-cloud, magkakaroon ng bias na alam nyo na yung sagot. Okay? So para malinis ulit, kunwari gusto nyo lang talaga i-practice yung speed ninyo, so dapat malinis yung questionnaire. Okay? So keep your questionnaires as clean as possible. Do not encircle your answers there. Do not highlight. Okay? So para madali nyo lang class balikan sila. O, diba? For those sa notes naman, pwede nyo silatan. In case na meron kayo nakitang helpful information from the lecture or from the discussion, you put them or you write them on the notes sa manual ninyo. Alright? So yung notebooks sinabi namin kanina, ayun din, maganda rin na meron kayong notebooks para ma-review ninyo lahat. Remember class, ang daming subject ng NMAT. Okay? Not, for example, a student will be good in math, physics, and chem, pero pwedeng weakness niya ang social, anthro, or psych, diba? Or verbal. So, pwedeng ganun. Or pwedeng malakas naman siya sa verbal, sa social, sa anthro, pero nahirapan siya sa quanti or sa chem, sa physics. So, we would like to strengthen
as much as possible all areas na included sa coverage ng NMAT. Okay, so we would like you to be good, no? Good or excellent sa mga areas na hindi kayo comfortable before. Okay? So ano guys, so okay na tayo. We have answered your questions already. So nagtanong si Paula, si Hannah, Sheldon, Victoria, Althea. Okay, so wala na ba class magtatanong? Excited na ba kayong lahat na mag-start? Totoo yan? Totoo ba yan? O class, talagang wala ng question? Kung wala na kayong question, let me see your hands. Kung talagang understood lahat ng guidelines, let me see your hands, guys. Raise your hand if you think you have understood all the guidelines. Raise your hand or give a reaction, whatever. Okay, Zoom naman po. So, raising hands and giving reactions are kind of the same. Okay, so sure kayo dyan, guys, ha? Baka naman may makahabol pa na mag-chat or makapag-unmute kung may questions sila. Okay, bigyan natin ng konting time pa. So, don't worry. Kaming admin, myself, Sir Lowen, and Ma'am Lara, we are all available. Pag meron kayo questions, napansin nyo naman, di ba? Whenever you ask something, we answer right away. Okay? And then for the lessons, ganun din. Okay, since we all have our own lessons, no? Our own subjects, feel free. Okay, mahiya, class. Lahat naman ng nasa NMAT team ng teachers ninyo ay teachers naman talaga. So, approachable lahat. O, di ba? So, lahat ay ready or available dapat for consultation. Okay? So, sa mga nag-raise hands, thank you guys kung understood na lahat ng details, lahat ng guidelines natin, pati yung schedule natin, class. Sorry sa typo kanina kasi nag-update si Sir Lowen ng schedule natin. Okay, now, for the last information, guys, na bibigay namin sa inyo, muntahan ko lang yung last slide natin, ha. Kasi baka meron kayong groupmates pa. Hindi ko pa na-check, class, lahat ng magkaka-group. Kasi busy pa ako sa pag-print ng manuals ninyo. This is the last information before we end our orientation. Baka mag-isip yung iba ninyong classmates whether or not they would like to enroll. So kindly tell them, class, baka may mga naiwan pa dun sa old GC natin. Kindly tell your classmates or your schoolmates if they're still interested to attend an NMAT review that we will be accepting enrollees as late as July 31. Okay, end of July, yung last namin na pag-accept ng late enrollees. Kasi yun yung estimate namin na kaya pang habulin. Okay, kaya yung iba nagtataka, bakit yung Chemtech nag-accept pa kami? Kasi we are giving 2 to 3 weeks, okay, na palugit for the late enrollees. Kasi yung iba late na lalaman, or yung iba late na naiisip na mag-take pala ako ng exam, di ba? Late nagkakaroon ng realization. So, binibigyan namin ng 2 to 3 weeks ang mga late enrollees para makahabol. Don't worry, tell them naman na we will be giving them ample time. Mag-a-adjust din kami sa kanila. Okay, in case they would also like to join us for our online classes. So, hanggang end pa ng July, pwede pa nila tayong samahan sa online classes natin. As long as they are ready. Okay, they are ready to catch up with the rest of you guys. Okay? So, ayun class. Naka-raise hand pa yung iba. O kindly lower your hands kung wala na kayong questions. So, ang time check, it's 9:55. Okay, 9:55 plus ang oras. So, kung kayo ay wala ng katanungan, malinaw lahat ng mga diniscuss namin. So, thank you for attending our first class, our orientation. So, kung meron kayong questions sa klase, sabi ko nga, pwede kayong magtanong sa teachers. Kung meron kayong questions regarding GuruKan, our online site, regarding the videos, ma'am, hindi po namin ma-access, may problem po kami, please direct your concerns to Engineer Lara May Lumbres. Siya ang naka-assign for that part. Kung meron naman kayong question about the schedule, kindly direct that to Sir Lowen. Okay, kung meron kayong katanungan, ma'am, sir, bakit po, pwede po bang ganito, ganito sa schedule kay Sir Lowen kayo magtanong, guys. Kung meron kayong schoolmates or friends na gusto mag-enroll, i-add nyo lang class dun sa old GC natin, tapos itag nyo ko. Okay, para malaman niya na sa akin siya magtatanong kung gusto niya mag-enroll right away para malaman niya yung details for enrollment. For those of you class na hindi pa complete ang review fees, you have the whole month
Okay, to complete. I-chat na lang ako anytime. Yung mga nakapag-complete na kasi, okay, pa gusto na nilang walang worry sila before mag-start the review, very good. For those naman na magko-complete pa lang, kaya-kaya niyan, i-complete before mag-end ang July. Actually, class, sa face-to-face classes, alam nyo ba, before the start of the review, dapat complete payment na nga sila for them to offer them to be granted their manuals para ma-receive din yung manuals nila. Okay, but for you guys, nakakapag-adjust naman tayo. Okay, so please complete your review fees before the end of July. Parang yung late enrollees ganun din. Same deadline hanggang end of July sila. Alright? So thank you guys for attending. Okay, so mag-start na kayong manood ng quantitative videos at magsagot. Okay, mamaya-maya niya pa maiistorbo si Ma'am Lara kasi siya ay may klase pa sa Chem-Eng. Okay, bye guys! Thank you po. Thank you sa pag-attend. Sana tabumuhin ka. Thank you. So, i-end na natin na recording na to ha. See you guys very soon. Bye-bye. Thank you po.